Tapales at Gesta, Binuhay ang boxing sa Pinas, Casimero, kung ako yon tatapusin ko agad. Ito nga't pag-usapan natin, pero bago ang lahat, pakisubscribe po ng channel ko. Huwag niyo na rin kalimutan i-click ang notification bell para lagi kayong una sa balita. Mabayad na laban ang aasahan, balita sa mga pambato na isasalang, pasabog na video, lahat yan nandito, Minyo Cruz TV ang iyong paborito. Pag-usapan nga po natin mga kaboxing, sa pagpasok nga po ng taong ito ay back-to-back upset nga ang ginawa ng ating parehong kombato na si Mercito Gesta at si Marlon Tapales. Noong talunin ni Mercito Gesta si Jojo Diaz Jr. noon na halos parehas din ang galaw ang dalawa na hit and run. Malakas din kasing kalaban itong si Jojo Diaz Jr. bagamat hindi pa din sumapat sa mata ng mga hurado. Para ibigay ang panalo, madami ding kinabahan sa laban na ito dahil kala nila ay talo na dito si Gesta. Panalo siya dito by split decision. Kaparehas din ni Marlon Tapales na ma-upset niya dito si former IBF WBA champion Morodion Akmadalyev. Nang talunin din ito by split decision, madami ding nag-akala na matatalo ang ating pambato. At nagulat din kahit mismo si Casimero ay binanggit niya sa live nito na wala na, talo na si Tapales. Pero pag-announce nga po ng referee na panalo si Tapales ay nagulat din ito. Again, congratulations sa dalawa nating warrior, back-to-back upset of the year, Tapales and Gesta. Samantalang speaking of Quadro Alas, sa laban ni Tapales kay Akmadalyev ay nakulangan daw ito kay Tapales. Sa pinakita ni Tapales, dapat daw nung tumama ng left straight, sinugod daw agad nito si Akmadalyev. Dahil nasaktan na daw ito, ayon pa kay Casimero, kung siya daw ang nakatama ng straight ay tatapusin na daw nito agad ang laban dahil nasaktan na daw itong si Akmadalyev. No, yung straight, yung nakatama siya ng straight, kung ano yon, para sa akin tatapusin ko na yon kasi nakikita ko na yon, nasasaktan siya nun. Kung sa 7 rounds ba yun?